Hi everyone, it's me Gali. Welcome back to my channel. Advance Merry Christmas po sa inyo sa lahat ng nanonood ng video na to. Pasensya na mga kapatid kung lately ay hindi po ako nakapag-upload. It's because ang dami po talaga namin pinagdaanan sa buhay ni Harvey lately. And inaasikaso po namin yung future na skincare business po namin. So for today's video mga kapatid, I am going to share with you the pros and cons of these products. Meron po tayong products from Lux Organics, Fresh Skin Labs, and yung sarili ko naming serums ni Harvey na later, isishare ko sa inyo kung anong klaseng serum yung first na i-release namin sa market. So based on my experience mga kapatid, mayroong mga products dito na okay for those na mayroong dull skin. Kung gusto nyo ma-brighten yung mukha mo, mayroon akong products na may recommend sa inyo later. Tapos meron ding product dito na, for example, nagkaroon ka ng sudden rashes sa katawan or sa mukha, as in totally napapawala niya talaga. For example, kung nag-suffer ka din sa dark spots kagaya ko, or hyperpigmentation kagaya ng asawa ko ni Harvey, and ayaw or hindi ka pa ready na gumamit ng mga peeling products like Maxipil Exfoliant Solution or rejuvenating na mga products, meron po akong ma-recommend. Kaya kung gusto niyong malaman lahat ng ito, please keep on watching. Lately mga kapatid, ito po yung ginagamit ko na sabon for my face and body. This is the Fresh Skin Lab Milk White with Foaming Face and Body Soap. So ganito yung itsura ng packaging mga kapatid. Pasensya na hindi ko mabigyan ng mustisya yung itsura ng packaging kapag nilapit ko. Kasi parang may mali sa setting ng camera. Pero as you can see, yung itsura ng box mga kapatid, yung color ay dito sa taas, pastel blue. Kung mali man ako, please comment down below kung ano yung tamang kulay. Tapos dito sa baba, ayan, meron siyang pa-picture na talsik ng gatas. Tapos ganito naman yung itsura ng likod ng box. So nakalagay dito mga kapatid na you can use this for your face and body. Yung price ito mga kapatid sa Lazada ay 149 pesos. Tapos meron itong glutathione. So yung ingredient na glutathione mga kapatid can restore our skin. Meron siyang ganun na benefit. Tapos nakaka-brighten din siya ng skin. Before, yung thinking ko na kapag gumamit ka ng glutathione, ng product na mayroong glutathione ay, alam yung literal ka talaga yung napuputi, parang chalk na level. Pero hindi pala. Bale, ang glutathione kasi mga kapatid can be given in different ways. Merong ina-administer sa ating veins. Yun talaga yung pinaka-effective based on my research. Merong in topical form, merong inhalant, meron din yung mga oral supplements in capsule and liquid form. And meron din glutathione na hinahalo sa mga skincare products na ganito. Every form mga kapatid, for example, yung ina-administer sa ating veins, yun talaga yung visible talaga yung result. Pero yung mga ganito mga kapatid, nakaka-brighten siya pero don't expect yung sobrang laki talaga ng changes. Next naman ay meron tong AHA and BHA ingredient. AHA stands for alpha hydroxy acids. Tapos ito namang BHA stands for beta hydroxy acids. Itong alpha hydroxy acids, ito yung mga acids that only works on our skin's surface. So ang mga AHA dito sa product na to mga kapatid ay glycolic acid, lactic acid, at ito nakasulat sa ingredients list ng carton mga kapatid, citric acid and malic acid. Tapos ito namang BHA or beta hydroxy acids, ito yung acid that works on the skin surface and deep inside our pores. Sa ingredients list, yung BHA dito mga kapatid ay salicylic acid. Tama ba? Yes, salicylic acid. Nakasulat ito, pinaka-last siya sa ingredients list. Nung bago ko pa itong bili mga kapatid, yung sabon ay naka-separate sa mesh. Meron talaga itong lalagyan, naka-sealed siya, tapos yung mesh ay nakahiwalay. If you buy this soap, you don't need to buy Lufa or Lugud anymore kasi meron siyang kasaling mesh. Di ba, mas makakatipid ka. To be honest, namahalan ako nung pagkita ko sa price point dito. Parang napaisip ako, what? 149 na sabon? Mahal kaayo, pero nung ginamit ko na siya mga kapatid, as in, super duper nice. So ito yung mga pros ng product na to. By the way, meron tong scent. Yung scent nito, para sa akin ha, na may pagka milky plus coconutty scent yung amoy nito. So unang-una, nagustuhan ko tong sabon na to, it's because super duper magula siya. Kung paano siya i-market online, kasi sabi sa mga advertisement and sa mga reviews na foamy daw siya, ganun din yung na-experience ko. Konting pata ko lang ng tubig, as in bula talaga siya all the way, as in hindi siya nagpapapigil mga kapatid. Tapos ito yung klaseng sabon na
hindi madaling matunaw. And yung claim niya na nakaka-exfoliate to ng balat, mga kapatid, ay legit, totoo. Pero don't worry, huwag kayong kabahan sa mga allergic dyan sa word na exfoliation. Kasi micropeeling lang po yung nagagawa ng sabon na to. Meron akong video. And ang isa din sa mga nagustuhan ko sa sabon na to ay ito yung klase ng exfoliating soap na hindi siya drying, even though na meron siyang scent. Ginamit ko to sa aking mukha pero hindi po ako nagkatigyawan. So, iyan. Proceed na tayo sa next product, mga kapatid. After kong maligo, ito yung ginagamit ko. Bali, kung paano ko gamitin itong Cure na Natural Aqua Gel, ay ganito ko din ginagamit yung Milk White ng Fresh Skin Lab. Ito yung kanilang brightening peel. Ganito yung itsura ng actual component. Ayan, nakalagay siya sa isang squeeze tube. Tapos, ang presyo nito ay, wait lang ha, tanaw na ako kung di ko, mga kapatid. Idiligyo ko ka, memorize sa mga presyo nila. Ang price ito, mga kapatid, sa Lazada ay 299 pesos. Tapos, ang kulay ng mismong product ay may pagka-cloudy. Ayan, oh. This is made in Korea. Yung laman niya ay 100 ml. Yung expiration date ay dito naka-indicate. Dito sa taas ng tube. Ayan. It's not my first time po na gumamit ng mga peeling gels. Sa lahat ng peeling gels na nagamit ko, ito yung pinaka-favorite ko. Itong Cure Natural Aqua Gel. Sa mga hindi pa po alam kung paano mag-work ang mga peeling gel, na-explain ko po sa video ko na Cure. You can check it out. Ilalagay ko yung link dito or dito. So, ito po yung pros ng product na to. Unang-una, compared sa ibang peeling gels na nasubukan ko, affordable siya. Kasi yung mga ibang peeling gels na na-try ko before ay super duper mahal. I'm not sure kung dahil ba sa Japan gusto lang binili or dahil mahal na mismo yung product. Pangalawa, nagustuhan ko yung kanilang packaging. It's super duper cute. Ako talaga, hindi ko i-deny na nabubudol po talaga ako nang dahil sa cute na packaging. Pangatlo ay, if you have dry skin, for sure magugustuhan mo to. Kasi ito yung klaseng peeling gel na yung effect niya ay moisturizing. Ito naman po yung cons ng product na to. Unang-una, ayoko po sa amoy nito. It's because, especially kapag hindi mo siya shinake before mo siya gagamitin, amoy gata siya na may suka. For me ha, and akala ko, peki yung nabili ko, pero legit naman kasi sa last mall ko siya in order. Tapos, ito yung klase ng peeling gel na kailangan mo siya ramihan kapag gagamitin mo siya. Kasi kapag konti lang, parang tubig lang siya, mga kapatid. Pass muna ako, hindi ko muna to i-recommend. Siguro kung mababago yung formula nito, yung amoy, ganyan. Mare-recommend ko to, mga kapatid. Itong sabon nila, mare-recommend ko to, pero ito, hindi muna. So, after kong maligo, ayan, after ng katsurbahan ko sa banyo, ay ako ay nagto-toner na. So, lately, ito yung ginagamit namin ni Harvey na toner. This is from the brand Lux Organics. Ito yung kanilang whitening repair na essence toner. Ito yung itura ng front na packaging. Tapos, dito sa gilid ay merong picture ng actual component. So, ito yung itura ng actual component, mga kapatid. So, kaya din pala natagalan din yung paggawa ko ng reviews because kinonsume ko muna talaga yung mga products na binili ko. Ayan. So, ganito na lang. Nag-iwan talaga ako ng sample para meron akong maipakita sa inyo na ganito yung itsura pala ng actual na product. Ayan, clear siya kasi may ibang toner na kulay green, ganyan. Merong iba na cloudy. So, ito, clear lang po. Tapos, over here ay yung product claim. Tapos, andito yung instruction. So, all the important informations din ay nakalagay sa mismong bottle. Ayan. Ayan, close up ng actual product. Ay, ito, nag-register. Sa mga hindi pa familiar sa niacinamide na ingredient, no need na po kayong mag-research ng Bongga Bells kung ano ba yung nagagawa ng ingredient na to. Kasi nilagay na nila dito sa baba. It can brighten skin, na-even out din niya yung ating skin tone. It can also lighten scars and dark spots. Sabi sa research, mga kapatid, 5% and above na concentration ng niacinamide can be helpful in lightening our scars and dark spots. So, meaning, kapag ang isang product ay meron lang below 5% concentration ng niacinamide, hindi naman sa hindi umeepekto, mga kapatid. Hindi lang ganun kabilis makikita yung resulta. Kaya,
iba yung effect ng toner, kasi hindi diba concentrated yung toner. Iba yung effect ng toner, iba din yung effect ng serum. Ito namang licorice extract na ingredient dito mga kapatid. Isa tong skin brightener type of ingredient. It helps to remove excess melanin sa ating balat. Ingredients wise mga kapatid, okay na okay yung ingredients ng toner na to. I don't know sa facial foam nila and sa facial wash nila and yung sa serum. Pero itong toner as in, pasado sa akin. Yung ingredients, it complements with each other, especially itong niacinamide and licorice extract. Kung ikocompare ko siya sa Thayer's na toner and itong Dickinson's, way better to kasi yung Thayer's, ang kinagandaan ng Thayer's mga kapatid, you can pair it with anything. Wala akong naging problema doon. Pero aside from that, wala na akong nakikitang ibang advantage ng toner na to. Ito, hindi ko to masasuggest kasi parang tubig na talaga siya mga kapatid. Parang wala lang siya. Ito naman, every time I use this, my skin feels softer and plumper. Na-try na to ng kapatid ko na si Gwen. To be honest, right na kanina pala, tumawag siya while nag-film ako kung ito ba yung itsura ng toner kasi bumili siya kasi nakagamit siya dito sa bahay. Tapos nagustuhan din to ng isang best friend ko na si Sarain. And basta maraming may gusto nito. Tapos ito yung klaseng toner na it can remove excess dirt sa face. Ako, nag-double cleansing ako. Pero nag-wonder talaga ako sa toner na to kasi after kong maligo, twice a day pa ako na naliligo ha, tapos nag-double cleansing, meron at meron tong natatanggal na dirt sa mukha and leeg ko. Meron akong ipapakita ang video sa inyo. Meron din tong brightening effect, pero itong claim niya, it lightens scars and dark spots, ay hindi ko siya totally na-prove kasi nung ginamit ko nga ito, ay gumamit kami ng niacinamide serum. So, and diba, we all know na mas effective yung serum compared sa toner kasi yung serum mas concentrated and treatment talaga yung serum. So, I highly recommend this product. Ayan. So, ngayon, pag-usapan naman natin itong soothing gel na aloe vera variant ng Lux Organics. You can use this on your face and on your body. I first used their soothing gel, aloe vera and snail na product and I super duper love this kasi merong brightening effect. If you know me, kung matagal nyo na po pinapanood yung mga videos ko, alam nyo na lover ko talaga ako ng mga brightening skincare products na may brightening effect kasi ewan ko ba, yun ang preference ko. So, meron pa akong product review na ginawa po nito. Sa mga hindi pa nakagamit nito, you can check it out. Sa dalawa, hindi po ako magpapaligo-ligo pa. Ito yung, nare-recommend ko pa rin ito mga kapatid. I highly recommend this product. Pero kung papipiliin lang ako ng isang product, ito yung pipiliin ko kasi may brightening effect siya. Ito, wala. Diba kanina sa introduction, sabi ko, kung ikaw ay nagkakaroon ng instant rashes sa mukha and sa katawan, ito, nakakawala talaga mga kapatid. Kasi, magiging honest ako sa inyo, yung second kasi ng formulation ng sabon namin ay palpak. And nung ginamit ko siya, as in, grabe. Grabe yung rashes ko sa katawan mga kapatid. Super duper natakot ako kasi mahirap magpa-check up ngayon dahil nga may COVID and we need to follow some protocols before tayo makapagpa-check up. Pwede din to under makeup, pero before putting your primer and your base, mga kapatid, foundation or tinted sunscreen, make sure na aantayin mo na mag-fully absorb siya kasi kung hindi, ay magbabakbak yung base mo. Meron ako ilalagay na picture dito nung nag-makeup ako sa sasakyan kasi ako nag-makeup noon and hindi na ako nakaantay na, alam mo, mag-fully absorb siya. So, yun, nasira yung base ko. Compared sa aloe vera na may snail, mas fast tong mag-absorb compared sa aloe lang. So, yan. May ilan po sa inyo ang natatanong kung ginagamit ko pa rin ba yung 10% niacinamide ng The Ordinary. And my answer is, matagal ko na po siyang hindi ginagamit. It's because nung nakaubos na ko ng mga ilang bottles, ay parang bumalik po ako. Hindi parang, bumalik po talaga ako sa pagmamaxipil nung nasa Japan pa ako. Tapos, nung pag-uwi namin ni Harvey this year, ay bumalik naman po ako sa paggamit ng Maxfill Exfoliant Solution and nag-rejuve din po ako. And kapag kasi gumamit ka ng mga peeling products, ay hindi pwede gumamit ng mga serums, especially mga skin booster na mga serums, kagaya ng niacinamide. Kaya yan po yung answer ko sa lahat ng nagtatanong. Pero nung month of October, parang October 14 ata yung exact na date na gumamit ako ng mga serums namin, pag daytime, ang ginagamit ko ay itong niacinamide serum namin. Tapos pag nighttime, itong salicylic serum namin. Pero sa dalawang to mga kapatid, ito yung pinakaunang i-release namin. Itong 10% niacinamide serum namin. Si Harvey naman, yung husband ko, ginagamit niya itong 10% niacinamide serum namin morning and evening. Bale, si Harvey meron siyang mature and combination skin type. Tapos yung skin condition naman niya, din-ramp blush niya po yung hyperpigmentation.
And marami siyang pitted scars, as in butas-butas, literal talaga na butas-butas yung mukha niya, mga kapatid. Sorry, jud kayo, maingon na siya sa tinod, pero as in, tad-tad, jud kayo siya, mga busnot, mga kapatid, dihang duha ka, ating. So, that is why, ito po yung ginagamit niya na serum. Yung hyperpigmentation, nag-lessen talaga, as in, meron na akong ipopost na pictures, and i-upload ko din yung mga kapatid, yung journey niya, nung ginamit niya yung serum namin. Siguro sabay nitong video na to. Don't worry mga kapatid, kasi gagawan ko po ito ng honest review, even though na kami po yung may-ari, magiging transparent pa rin po ako sa inyo kung ano yung magagawa ng product na to at hindi magagawa. Kasi yun po talaga yung trabaho ko. Char trabaho! I really hope na please, give us a chance mga kapatid. Please try our products. Kung hindi niyo magustuhan, please let us know ano yung kailangan namin i-improve. And kung nagustuhan niyo naman, spread the heart. Ano ko? Unsa spread the heart? Ano ko spread the word? Just spread the heart. I think that's everything mga kapatid. I hope this product review will help your purchase decision. Kung bibili ba kayo ng mga products na to, ayun, dira, gosh, kibasin na tumbahan ka sa mga likes. If you like this video, please subscribe to the channel of Gali Gasco. Thanks for watching! Bye!